Sa video na to, pag-uusapan natin yung mga bite mods na pwedeng pumatay sa'yo. Kaya umpisa na natin! Umpisa natin doon sa pinaka-common na mod na ginagawa ng maraming tao. Yung paglalagay ng mas malaking wheel size sa mas maliit na frame size. At ang perfect example ito is yung paglalagay ng 27.5 inch na wheels sa 26 inch na frame. Hindi dahil kasya or pwede, gagawin mo. At hindi dahil marami ang gumagawa, gagayahin mo. Tandaan natin na bawat frame dinedevelop sa isang specific na geometry. Specific na bottom bracket height at specific na head angle at marami pang iba. Sa paglalagay natin ng mas malaking wheel size sa mas maliit na frame, ina-alter natin o na-alter natin yung bike geometry. Sa paglalagay natin ng mas malaking wheel size, itinataas natin yung bottom bracket height. Mas mataas na bottom bracket height, ibig sabihin na mas mataas na center of gravity. Mas mataas na center of gravity, ibig sabihin na mas less stable yung bike. At hindi natatapos yun doon. Dahil sa mas malaking wheel size, na-alter din natin yung head angle, mas nagiging slack. At dahil doon, na-alter din natin yung weight distribution natin sa bike. Mas slack na head angle, ibig sabihin nun na mas less weight sa front end. Mas less weight sa front end, ibig sabihin lang na mas less grip. Ito yung number one reason kung bakit dumudulas or nagwa-wash out yung front wheel sa corners. Ito yung mas less common na mod, pero delikado pa rin. At ito yung pagko-convert ng mga non-disc specific na frames papuntang disc brakes gamit yung mga frame adapters. Tandaan natin na mga bikes, dine-develop yan for intended use. Yun ang reason kung bakit may mga restrictions sa mga bike. For example, yung XC use only, not for downhill. Kung yung frame mo ay ginawa para sa V-brake or U-brake, ibig sabihin lang nun na ginawa yung frame mo para i-handle yung force at yung power ng isang V-brake. Ibig sabihin lang nun na hindi stiff enough yung frame mo para i-handle yung power at force na galing sa mga disc brakes. May mga nagsasabi na pwede mo daw i-welding yung adapter sa frame para mas matibay yung kapit. Mas matibay na kapit ay hindi ibig sabihin na mas stiff na frame. Ito din yung reason kung bakit merong max rotor size na pwedeng gamitin yung mga disc specific na frames. Dahil basically, yun yung max na rotor size na pwedeng i-handle ng frame mo. So ano nga ba yung side effect ng pagko-convert ng mga non-disc specific na frames papuntang disc brakes? Pwedeng mabale yung seat stays mo kung saan mo imamount yung brake calipers kasi hindi naman siya dinesign para i-handle yung force at power ng isang disc brake. And that's it! Kung nakatulong sa'yo ang video na to, like and share mo sa tropa mo na kailangan ding malaman ng mga bagay na to. Huwag mo rin kalimutan na mag-subscribe para sa mas marami pang video na kagaya nito. I'm Bong Salvacion and this is Kamote Bike Workshop. See you sa susunod na video. Rock and roll!